So, ayan guys, gagawa tayo na. Ganito lang guys, gumawa ng paso. Kailangan natin ng hulmahan. Yung kahit anong mga ano na hulmahan na pwede nyong gamitin. Kaya nito sa akin yung sira namin na paso. So, pwede ko siyang gawin. So, ito, mga maliliit lang na hulmahan na paso yung papakita ko sa inyo. And then, yung tela na. Yung mga tela na hindi nyo na ginagamit sa bahay. So, gupitin nyo lang siya into square. Dibindi sa inyo kung gano'ng kalaki. Kung maliit sa akin kasi maliit ang papakita ko sa inyo. So, maliit lang ang ginawa ko. And then, bote. Kasi para pag ano nyo, matungan nyo siyang ganyan. Para hindi sumayat. So, bago nyo lagyan to, maglagyan nyo siya ng plastic para hindi siya mahirap tanggalin. Ayan, kung magkaipalad yung plastic ko. Tapos, ano nyo na siya, i-ready nyo sa dyan. Ganyan to sa, ganyan sa bote. Mas maganda pag malaki para, ayan. Tapos, itong tenda, dito sa simento na hinalot natin. Be sure na bantay lahat ng nalagyan lahat. Bantay. Kailangan yung butasan yung tela. So, para pag ano, ayan, kagaya nito, nalagyan ko na siya ng butas sa gitna. So, pag nalagyan nyo siya lahat, ilagay nyo lang siya dito sa hulmahan nyo. Ayan, ayan. Tapos yung butas, nasa sa gitna nyo siya ilagay. And then, lagyan nyo na siya ng style. Kung ano yung style na gusto nyo. Ay, hindi siya. Lagyan nyo, hindi pala size. Design. lagyan nyo na siya ng design na gusto nyo. Ayan yung mga blades niya sa gilid. Ayan. Lagyan nyo na siya. Lagyan. Ilang blades yung gusto nyo dahil. Ayan. Ganyan lang. Sa akin, okay na yan. Ganyan guys, pwede nyo na siyang patuyuin, patuyo nyo na siya para matuyo siya. Pagkatuyo niya, applyan nyo naman siya ng first, applyan nyo siya ng first coat dito sa labas. Pagtuyo na. So, ganun lang kasimple guys. So, ito, makikita nyo ba? Ayan. Sa loob na lang, lalagyan. Kasi naka, tapos na siya ng dalawang coat. Ito naman tayo sa loob. Nakin natin yung cute. Gamitan natin ng brush. Siya. Sa isang ano na one sack na semento, marami ka nang magagawa. So instead na pumili ka ng mga pot, gumawa ka na lang para mas makatipid ka and mas matibay pa siya kaysa dun sa mga nabibiling pot kagaya nito. Plastic. Diba? Hindi siya naglalast ng matagal. Kasi na ano din siya. Parang rumurupo. Kailangan lang talaga nito guys, ano, matyaga ka. Kasi medyo ano siya. Nangangailangan ng iyong time, precious time. Pero pag wala ka namang ginagawa sa ano, sa buhay mo, pwede na to tiyagaan. Kailangan natin yung ano dito sa loob. Dito lang sa ano yung siya. So, ayan, tapos na siya. Tapos papatuyuin na lang natin siya. Ayan, pag tumuyo na siya, okay na siya. So, dito naman tayo sa isa. Pag wala kang tiyaga dito guys, huwag ka na lang mo. Kasi, kailangan ng effort. Kasi ano, pag
ginawa mo siya ngayon, so kailangan papatuyuin mo pa siya. Then, pag tumuyo na siya, lagyan mo siya ulit. Pahiran mo siya ulit. Then, pag tumuyo siya ulit, pahiran mo ulit. And then, pag tumuyo ulit, pahiran mo yung labas. So, di ba? So, parang ano siya. Ma-import. Ipintura mo pa yan? Oo. Oh. Iniisip ko pa. Kung ano yung magandang ikulay. Manila, pag walang tiyaga, walang laga. Sa kulang akong ginagawa sa bahay. Kaya may time akong magagawa ng ganito. Marami na akong nagawa nito guys. Siguro mga 20 pieces na siya lahat. And then, iba-iba siyang iba-ibang sizes yung ginawa ko, may maliit tapos may malaki para di ba gaya nito, kita niyo yun ay para pag ano may mga halaman di ba na chumano siya, kailangan ng malaking pot, so para yun din ang ano purpose niya. Pinat ko lang siya, patuyuin ko lang siya. Ayan. Mga ano ko guys, mga pinapatuyo, ayan. Malaki, meron akong malaki, ayan. And then, ito yung kakagawa lang, yung didemo ko sa inyo. And ito, bago lang po. Ayan. Yung sa loob na nilagyan ko. Yung ano, tapos na siya guys. Ayan. Pipinturahan ko na lang siya. Para pwede ko na siyang gamitin. Ito yung first batch na ginawa ko. Ayan, diba? Ang lalaki. So, papakita ko sa inyo pag tapos na siyang pinturahan. Yung final, ano niya, final look. Ayan. Lagay ko lang siya dito. Para mahalo siya. Thank you.
malapit nang gumawi, guys. Malapit nang gumili. Hindi pa ako tapos magpintura. Pero konti na lang siya siguro. Bukas ko na may pakita sa inyo ng final result. Final look. Mga sulok-sulok, guys. Nagamitan ko siya ng maliit na brush. Kasi hindi siya naaabot yung mga brush na laki. Yan. The next day. Tapos ko siya, guys, in kasi dalawang batch to eh. Unang my first batch ako, siguro mga 10. Kasi wala akong ano, wala akong mga hulmahan na marami. So, kunti-kunti lang yung nagagawa ko. Pag natapos ko na yun, saka ulit ako gumagawa. Para, kasi nga, wala nga akong hulmahan. So, ayun. Every gawa ko is 10-10 lang siya. So, ayan. Kaya, so, nung una, yung first batch is, natapos ko siya eh, ng, ano, siguro 3 days, ganun. Kasi, pinapatuyo pa kasi siya eh. So, ayan. So, on and all, siguro mga 1 week bago ko natapos na ito. Pati pintuhan. And, yun lang. At, sana ay na nagustuhan nyo. And, magkakaroon din kayo ng mga idea paano to gawin. Simple lang naman siya, guys. Kailangan mo lang ng ano, siguro yun, ng tiyaga. Kailangan mo lang siya ng tiyaga. Kasi kailangan siya ng effort para magawa mo siya. Kasi siyempre, ano, papatuyuin mo pa siya, tapos applyan mo ulit, ganun. Tapos, ano lang siya, matipid siya kasi sa isang, yung isang sako, nasa 210 lang siya. Tapos, pumili ako ng buhangin, 35 pesos. Madami na siya. Hindi ko na nga siya naubos eh. Tapos, siguro kung inubos ko yung isang sako lahat, makakagawa ko siguro mga 40 to 50. 50 na ganito. Pero ako kasi hindi ko siya inubos kasi sobrang dami naman nun. Wala na akong mapaglagyan kasi ito lang yung space ko dito sa aking, sa labas ng bahay. So, ang ginawa ko, nagawa ako ng ganito. Ito, makasaya siya sa cement ko dahil ang kapal niya. Pero yung mga ganito, di ano, matipid siya sa cement ko, guys. Kasi ang nipis lang nito, guys. Nipis lang nito. Sobrang tipid niya sa ano, sa cement ko. Nung una, hindi ko siya, nung una kong gawa, hindi ko hinaluan ng buhangin. Kaya ito, makinis siya. Ayan, makinis yung walang buhangin. Pero yung dito sa loob, nilagyan ko na siya ng buhangin para mas medyo matibay siya. Mas matibay. Kasi sabi nila pag may buhangin, mas matibay daw. So, kaya nilagyan ko. Yung mga sample lang nilagyan ko ng buhangin, ayan, ito medyo rough siya. Hindi siya makinis. So, diba? Ang layo ng difference niya. Ito makinis, tapos ito hindi. Pero okay lang kasi mas parehas naman sila matibay ito din. Sa lahat ng gawa ko, guys, ang pinaka
gusto ko ito. Parang perfect niya. Diba? Ganda niya. Kasi ito yung, ito din yung, ito yung maganda yung hulmahan niya ba? Kasi siguro depende yung itsura niya sa hulmahan mo. So yan lang. At siguro ang pinaka, tsaka ang advice ko guys, yung gamitin yung tela, huwag yung stretchable guys. Kasi pag stretchable, medyo malambot siya kagaya nito. Ito o. Oh. Medyo malambot siya, ayan. Na gagalaw-galaw ko siya. Kasi stretchable na tela yung ginamit ko dito. So, hindi pala daw yung maganda pag stretchable. Maganda yung mga matitigas na tela like towel, and like pa, mga maong, yung mga ganun. Kahit yung t-shirt, basta hindi siya na-stretch. Yung cotton t-shirt, ayun, maganda yun. Tsaka, yun lang naman ang ano ko, masasabi ko sa inyo. And kung kayo ay ano nagbabalak na magplantita na rin, so mas maganda gumawa kayo ng ganito kasi mas nakakatipid kayo kaysa bumili kayo dun na mga pot na nabibili. Siguro yung mga maliliit nun is nasa 28 pesos. So, ito, isang 210 lang ang ano, marami ka nang magagawa. So, diba? So, mas nakakatipid ka talaga sa ganito. So, ang nagastos ko dito guys is ano lang, yung buhangin is 210. Ay no, yung cement is 210 yung sako. Yung buhangin is 35 pesos. Tapos yung pintura niya, yung binili ko is yung letter. Yung quarter, ano daw yung tawag doon. Ang price naman is 170 and may panghalo siya na 55 pesos. So, yun lang yung mga ano ko na gastos dito. So, lagay ko na lang ito yung total kasi mahina sa mata. Color niya guys, ano ko pa talaga na kulay niya is sana is yung color peach. Kaso nung ina-apply ko na siya, nung tinimpla ko siya, color peach naman siya. Pero nung ina-apply ko na siya dito, naging dark na siya, naging old rose na. Ayan. So, wala na akong magagawa. Kaya ginanyan ko na lang siya. Tapos para makatipid kayo sa pintura, yung dito sa loob, huwag na lang siyang laglan. Kasi hindi naman siya nakikita kasi ano, lalagyan din na siya ng lupa, di ba? So, so hindi siya, so hindi rin siya nakikita. So, mas maganda yung dito lang para mas tipid sa pintura. Pero yung akin, yung one letter, sakto lang talaga siya sa, dito sa lahat na nagawa ko. May sobra pa nga siya eh. Kaya pinintura ko, pinahid mo sa gate namin. Kasi yun. So, inano ko siya, kumbaga, pininta ko siya kung pininta ko yung gastos ko dito versus kung bibili ako, mas tipid talaga siya dito. Yun nga lang, kailangan ng ano, effort and tsaka. So, ayun. Papasok pa kuya. Thank you.
Dalawa din ito talaga. May isang ate ito. Tawahin mo para magtanong. Paano ka talaga? Kasi isang 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 isang. Huwag na kasi para kasi ano, yung tawag ito eh. Sayang yung pano. Akin ko siya. Ah, ito, ito. Ito. Kasi sa kayo, kasi sa kayo. Ang gulo yung matanda na yan. Uy, kagulo! Hello, shout out! Shout out sa aming kapitbahay na bumalik, umalis, bumalik! Gusto mong bumili, ibinta kayo isa. No! Bali na lang isa. Ibinta mo. Ano tubig ba? Binabag. Ano tubig na pa? Bakit pabila sa ikay? Sapsap na eh. Ang kasi doon sa bilihan, mura siya pero ang mahal ng shipping. So, kung kwintahin mo, parehas lang din siya doon sa paligid. So, kung bibili ka mo, kailangan marami na para hindi ka lugi. Kasi, ang lugi ka eh, pag isa lang ang bilhin mo. Basta sabihin mo na sa akin pag bumili ka ako, tapos, ang shipping kasi ng 120 nga. Babayaran ba? Oo. Siyempre, didili. O, may motor ka. Pwede i-pick up doon. O, may motor ka. Ay, yung juwa niya. May pa-pick up mo lang doon. Wala kang babayaran. So, yung babayaran mo, 45 pesos lang talaga. Saan ba yung malayo? Dito lang po rin. Hindi na. Hindi na. Sa UP, sa UP Garden. Ah, sa... Mindanao Ag Garden. Doon? Oh, oh, dyan lang. Malayo. Mas malapit dito sa Tapang Jollibee sa may... Dito sa... Basta. Kung nga may ano pala yung juwa ni ano, ipapick up na lang. Juwa ni Viva. Akin yung pula pa, akin yung pula. Mamaya na may laman pa eh. Lagay mo na dito. Ay hindi, lagay ko na dito pala kasi may tanga nito. Ano yung lagay mo dyan? Dapat ayun, yun. Meron pa doon. Ay yung maliit lang, napasukan yun mo. Sumpitin mo kasi. Mayan, balikan mo na. Ayun na kay Dimas Martin, nagluto ako, kakain yung alaga ko. Lutik ka, ulam pala yung mga kapatid. Ah, ano yung ano? Hindi ko. Oo nga, ito. Ano sa siyong ano yung mga? Ganyan lang. Sabi nila, sabi nila. 8 kilos to, 8. Nagtatanong ko sa Rubis, mura lang ah. Wala naman sila. Doon na sa palingki, marami to. Sa palingki, inilupa? Oo, yung mga nagtitinda guys.